update Paolo Avellino sa kanyang IG story to the shoot. Ito po ay shoot niya at the back home ayon sa kanya. I think mitatayon ito sa kanyang advertise. Dahil isa si Paolo Avellino talaga na nagmimintin ng bilang ambassador dito sa Mita Tayon. So, ayan yung kanyang update. Pero nakakakilig ang kanyang kagupuhan. Mas lalong inspired. Just remain who you are, humble and kind. Stay sweet and loving. And loving to Kimi. Bakit, ask ko lang Daddy Pao, bakit napakagwapo mo? Sana nagiging Kimchu na lang ako para talagang love na love kita. Ayon sa isang comment ng fan. Kaya ang daming naghahabol at hindi makamove on. Isa na rin yung bitter dahil hindi pinili. Ang gwapo mo kasi, Mr. Paolo Avellino. Ay ang kagandang nalinlang na umulan ng kagapuhan. So, ayan. May isang netizens na nagko-comment. Tularan niya si Jericho Rosales. Pareho sila gwapo, oo. Pareho sila best actor. Tularan niya si Jericho, may panindigan sa sarili. Hindi niya kailangan itago kung ano ang naramdaman niya sa babae. And what's the purpose para kailangan niya i-deny ang babae like Janine na umaasa kaming lahat ng mga Paunen fans na para yung expected mo na andoon na sa kanila kasi nga grabe kung makasweet din sila noon. Like ina-idol nyo ngayon, Kimi, ganun siya kasweet kay Janine. So, dumating yung punto na wala na silang project, dinideny na niya. As in, parang naglaho. Kaya ang masasabi ko na wala akong masabi kay Jericho Rosales. Dahil isa siyang taong may panindigan. May project man o ito first time nila na may project, pero talagang inamin niya agad. So, yun po yung comment ng isang netizens. Kaya naman sinasabi ng iba na ibig sabihin lang daw hindi niya gusto kaya dinideny niya. Ay nako, hindi pa rin makamove on talaga ang mga netizens. May Jericho Rosales na nga siya eh. Wag kaya ayaan niyo na si Pau. Masaya na siya kay Kimi ngayon.